Alright, isang magandang hapon sa inyong lahat mga kadiser. For today's video, sagot muli tayo sa anong ng ating mga subscribers sa ating YouTube channel. Sir, paano kung may nakaaway na bisor, pares ba kaming matatanggal? Yan mga kadiser, napakaganda pong tanong yan. Sapagkat yan po ay nangyayari din sa buhay supermarket, no? Lalong-lalo na between merchandisers and supervisor. Tara, sagutin nga natin yan. So, una sa lahat, shoutout sa iyo, Kadiser, at maraming salamat sa iyong suporta sa ating YouTube channel. So, itong sagot ko ay base lamang sa aking sariling opinion, ano, Kadiser. So, yung iba dyan ay may mga kanya-kanya namang opinion yan, lalong-lalo na sa mga katulad kong coordinator, okay? So, para sa akin, kapag po ikaw ay may nakaaway na isang supervisor or manager sa supermarket mo, Kadiser, higit na mas lamang po na ang natatanggal palagi ay merchandiser. Kahit alam naman po natin sa sarili natin na hindi naman natin kasalanan kung ano man yung naging alita natin o yung naging problema between supervisor and merchandiser, eh si merchandiser pa rin po ang magsasuffer dyan at ang unang matatanggal, no? So sasabihin nila under investigation, bibigyan ng sanction, pero at the end hindi po yan matatanggal, ano? Ikaw lang po na merchandiser ang matatanggal dyan, no? Aminin man natin o hindi, marami pong nangyayaring ganyan. So ako, marami na rin ako na-experience na ganyan na merong nakaaway na supervisor at saka merchandiser nag-away, no? So talagang kawawa po palagi ang merchandiser. Kaya kung ako sa inyo, ugaliin natin maging mapagkumbaba, no? Kahit na tayo may kasalanan, Kadiser, wag lang yung sobra-sobra, ano? Ibaba natin yung ating pride para sa ating trabaho, kasi pag nawalan tayo ng trabaho, pamilya yung maapektuhan sa atin, ano? Itapon natin yung pride na yan, oh. Pero kapag kayong below the belt na talaga, ayan, pwede tayong manindigan, ano? Pero in a nice way yun, oh. Nasa tamang proseso. Huwag yung basta-basta mo lang, pak! Yung bagay yung bisuro mo sa selling area. So yun lang mga kadiser, no? Maging mapagkumbaba tayo at magtrabaho lang tayo, no? Para maiwasan natin yung makipag-away, lalong-lalo na sa supervisor ng mga supermarket. Although minsan talaga may mapanilip na supervisor at talagang parang feeling mo na ikaw lagi ang pinag-iinitan, ano? At mahahalata mo din naman yan, meron din silang favoritism, no, sa mga merchandiser. Okay? Ganun talaga buhay, basta focus lang tayo sa ating trabaho. So yan lang ang sagot ko, Kadiser, ano? Lamang po ang natatanggal ang merchandiser kesa sa supervisor or manager. Okay? So hanggang sa muli, maraming salamat. Ako po muli ang iyong lingkod, Erwin Regalo, palagi nagsasabi ng kasabihang, mabuhay ang lahat ng merchandiser. Peace.